Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. NBA Action, May 8, Sabado. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So, balita at game updates tayo ngayon. Unahin muna natin ang mga balita. Bad news para sa mga fans ng Pelicans dahil out indefinitely si Zion Williamson dahil sa fractured ring finger. At most likely nga ay out na siya for the rest of the season kung hindi makakapasok ang Pelicans sa play-in tournament o kaya naman sa playoffs. At isa pa mga kaibigan, ang isa pa nilang inaasahan na player na si Brandon Ingram ay out din indefinitely dahil sa sprained ankle. Kaya naman kung wala nga ang dalawang player na ito, hindi malabo na tuluyan na silang malaglag sa agawan ng pwesto sa play-in tournament. At dahil dyan mga kaibigan, ito na nga ba ang katapusan ng batang trio ni Lonzo Ball, Brandon Ingram at Zion Williamson? Dahil madami nga mga usap-usapan na aalis na si Lonzo Ball sa Pelicans at lilipat ito sa New York Knicks o kaya naman sa Chicago Bulls. Habang si Brandon Ingram naman ay frustrated na umano dahil 5 taon na nga siya sa NBA at kahit isang beses man lang ay hindi pa siya nakakatikim ng playoffs at hindi malabo na mag-request siya ng trade sa Pelicans. Habang si Zion naman ay walang duda na mananatili siya sa Pelicans hanggang sa matapos ang kanyang contract dito dahil malamang hindi nga siya papakawalan ng Pelicans. Kaya naman ang tanong ngayon sa team na ito ay what's next? Paano nga ba mabibigyan ng Pelicans si Zion ng team na kaya makipaglaban sa playoffs? Una ay pwede nilang gayahin ang formula na ginawa ng Milwaukee Bucks, bigyan si Zion ng mga shooters dahil kung titingnan nga natin ang team ng Bucks, si Brook Lopez ay isa sa biggest piece ng team nila bukod kay Chris Middleton at Drew Holiday. Dahil kapag gumana ang shooting ni Lopez, nagkakaroon ng espasyo si Giannis na mga labaw sa ilalim at kung mag-double team naman sila, pwede si Giannis na gumawa ng kick-out pass sa kanyang mga shooters. Kaya naman isa ito sa mga pwedeng gawin ng Pelicans dahil pareho nga si Giannis at Zion malakas sa ilalim ngunit may underdeveloped na jump shot. Pwede din silang gumawa ng trade sa isang elite na point guard na halos kasing talented niya dahil sa kasaysayan ng NBA, bibihira ang big man na magkampyon na walang magaling na guard na kakampi. Kung titingnan natin si Shaquille O'Neal, may Kobe at Dwayne Wade siyang teammate. Si Kareem Abdul-Jabbar may Magic Johnson at Oscar Robertson na teammate. At si Anthony Davis ay kinailangan din ng LeBron James. Kaya naman mahalaga ang mga susunod na taon na ito sa Pelicans dahil kinakailangan nga nila maging masaya si Zion kung nais sila itong tumagal sa kanila dahil baka dumating ang araw na ma-frustrate ito at humingi ng trade katulad ng ginawa ng huling number 1 pick nila na si Anthony Davis. Habang tumungo tayo sa Lakers, ang season na ito sa kanila ay masasabi natin na below expectations at madami nga ang factors dyan. Andyan ang injury, team chemistry, konting pahinga from last season at kung ano-ano pa. Ganun pa man, hindi nga talaga maganda ang kanilang pinapakita ngayon at no excuses dyan. Dahil pumasok nga sila sa season na ito na ang expectations sa kanila ng mga fans ay back-to-back. Bukod nga sa andyan sa LeBron James at Anthony Davis, ganun talaga sa Lakers given sa history nila na napakadaming championships na binigay ng mga Laker legends na tulad ni Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal at Pau Gasol. Subalit ngayon ay delikado pang mapasama sa play-in tournament ang Lakers at na-topic na ito sa show ng ESPN na First Take at dito ay sinabi ni Stephen A. Smith na sa ngayon daw ay hindi siya tiyak kung malalampasan ba ng Lakers ang play-in tournament at paulit-ulit niyang sinabi na they don't look good. So syempre dahil si Stephen A. Smith na nagsabi nito, halo-halong opinyon ang sumalubong sa kanya, may sumang-ayon sa kanya at may iba naman na nagsasabi na naloloko na daw ang analyst. Sa ngayon ay may malakas na chance ang makakuha ng 8th spot ng West ang Golden State Warriors. At ibig sabihin nga niyan ay pwede nating makita ang Lakers at Warriors sa play-in tournament. Grabe nga mga kaibigan, noon ay inaabangan ng madami sa finals ang pagkikita na LeBron James at Stephen Curry. At ngayon, posible natin kaagad silang makita sa play-in tournament. At kung mangyari man ito, ang tunay na panalo dito ay si Adam Silver dahil tiyak ngang magbibigay ito ng napakataas na ratings. Habang ang co-host naman ni Stephen A. Smith na si Max Kellerman ay sinabi na nakikita na daw natin ang simula ng pagbagsak ni LeBron James. Sa ngayon daw ay hindi na siya tiyak kung si LeBron pa din ang best player sa buong mundo at kinakailangan daw ni LeBron na maging best player in the world kung gusto niyang makaabot sa NBA Finals. Habang nung isang araw naman ay sinabi ni Damian Lillard na si Kevin Durant daw ang best player sa buong NBA ngayon. So tulad nga sa nakaraan, buling nalalagay sa pwesto si LeBron na kinakailangan niyang patunayan sa mga hindi naniniwala na siya pa din ang quote-unquote king ng NBA. Kung noon nga ay napapatunayan niya ito, ngayon ay ibang sitwasyon dahil bukod nga sa kanyang edad, nanggaling din siya sa injury at hindi magandang pinapakita ng kanyang team. Kaya naman isa itong matinding hamon kay LeBron James. Ngayon naman ay tumungo tayo sa ating mga games.
First game natin ay nakuha ng Philadelphia 76ers ang close win laban sa New Orleans Pelicans sa score na 109-107. Si Joel Embiid ay muling nagpakita ng MVP performance sa 37 points at 13 rebounds, habang sa Pelicans naman ay 18 points at 7 rebounds si Lonzo Ball at 19 points naman kay Jackson Hayes. Tinambakan naman ng Chicago Bulls ang Boston Celtics sa score na 121-99. Nagtala ng 25 points si Zach LaVine, 25 points, 7 rebounds at 5 assists si Kobe White, at triple-double naman si Nikola Vucevic na 18 points, 14 rebounds at 10 assists. Sa Celtics naman ay 33 points si Kemba Walker, habang si Jason Tatum naman ay nalimit lamang sa 9 points. Panalo din ang Charlotte Hornets laban sa Orlando Magic sa score na 122-112. Si Terry Rozier ay gumawa ng 28 points, 5 rebounds at 6 assists. 27 points, 6 rebounds at 6 assists din si LaMelo Ball. At 23 points, 9 rebounds naman kay PJ Washington. Sa Orlando Magic naman ay 26 points si Dwayne Bacon at 22 points naman kay Cole Anthony. Naob naman ang Minnesota Timberwolves sa Miami Heat sa score na 121-112. Si Jimmy Butler ay nagtala ng 25 points, 8 rebounds at 6 assists. 27 points si Tyler Hero at 23 points naman sa veteran Slovenian guard na si Goran Dragic. Sa Minnesota Timberwolves naman ay 27 points at 6 rebounds si Karl Anthony Towns. 25 points si Anthony Edwards at 17 points naman kay D'Angelo Russell. Panalo din ang Milwaukee Bucks laban sa Houston Rockets sa score na 141-133. 24 points si Brook Lopez, 23 points si Chris Middleton, 20 points at 8 assists si Drew Holiday at 17 points, 11 rebounds naman kay Giannis Antetokounmpo. Sa Rockets naman ay 26 points, 7 rebounds at 7 assists si Kenyon Martin Jr. at 23 points, 12 rebounds at 7 assists naman kay Kelly Olynyk. Nambakan naman ng Dallas Mavericks ang Cleveland Cavaliers sa score na 110-90. Si Luka Doncic ay nagtala ng 24 points at 8 rebounds sa loob lamang ng 23 minutes of playing time. At 20 points din ang ambag ni Tim Hardaway Jr. Sa Cavs naman ay 27 points si Colin Sexton at 22 points, 7 assists naman si Shedi Osman. Panalo ang Utah Jazz laban sa Denver Nuggets sa score na 127-120. Si Bojan Bogdanović ay nagtala ng career high na 48 points at sinundan naman yan ng ating kababayan na si Jordan Clarkson na gumawa ng 21 points, 5 rebounds at 8 assists. Sa Denver naman ay 24 points, 9 rebounds at 13 assists si Nikola Jokic at 31 points naman kay Michael Porter Jr. Nakuha din ng San Antonio Spurs ang panalo laban sa Sacramento Kings sa score na 113-104. Si DeMar DeRozan ay gumawa ng 25 points at 6 assists upang pangunahan ng Spurs at 22 points, 6 rebounds at 7 assists naman kay DeJounte Murray. Sa Kings naman ay 24 points si Terrence Davis at 17 points, 7 rebounds at 9 assists naman kay Delon Wright. Panalo din ang Phoenix Suns laban sa New York Knicks sa score na 128-105. Si DeAndre Ayton ay nagtala ng 26 points at 15 rebounds at 17 points, 6 rebounds at 11 assists naman kay Chris Paul. Sa Knicks naman ay 24 points at 11 rebounds si Julius Randle at 23 points, 8 rebounds naman kay RJ Barrett. At sa ating last game, natanggap ng Lakers ang talo laban sa Portland Trail Blazers sa score na 106-101. Si Damian Lillard ay nag-init sa fourth quarter at gumawa ng 38 points at 7 assists sa game na ito. 21 points naman kay CJ McCollum upang tumulong sa kanya. Sa Lakers naman ay 36 points at 12 rebounds si Anthony Davis, 18 points kay KCP at 17 points naman kay Alex Caruso. At yun lang pong ating mabilisang update ngayon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.